Yan. So, pabaon process 24 dapi. Ayan po mga kaparm. So, ayan po ay may ginagamit na kawayan kapag nasa taas. So, kapag po ganyan po na mababa, ay mis-spraying pa rin kami. Ayan. Ayan mga kaparm at mga boss. Ayan po yung proseso na ginagawa po natin. Kaya hiniling ko po sa inyo na magkaroon po tayo ng malakas na pressure. So, ito po yung ginamitan natin ng Pexalon, ng disease at syempre ng Delta. Ayan. So, hindi na po tayo gumamit ng polyar dito. Dahil po napakalusog ng atin pong mga bulaklak. So, third day po, boss, ng amin pong pabaon process. Ayan. So, ito na po yan. So, salamat po sa tiwala sa Kaparm TV. Sabi ko nga, after pabaon, meron na po tayong shield na dalawang araw dyan. So, ingatan na lang po natin na after 3 days po ay umulan. Pero sa loob po ng dalawang araw, monitoring tayo. Magiging matibay po yung bulaklak natin sa loob ng tatlong araw. So, kaya sana after 3 days po ay huwag pong bumagsak ang ulan dahil mapipilitan po tayo mag-conduct ng emergency shot o yung tinatawag po na agap sa atin pong mga bulaklak. Ayan, ito po ang atin pong mga sprayman. Ayan. Ayan, minsan po hindi sila nag galaw mo ka farm. Ayan. Minsan po hindi sila nagmamas dahil nasusupokate daw po sila. Ayan, basta naman po hindi malakas ang hangin ay okay lang. So ito po yung proseso ng amin pong pagpapabaon na animoy malausok lamang. Subalit kompleto po ang atin pong mga kombinasyon. So meron tayong insecticide, meron tayong fungicide, pero hindi po tayo nagpulyar dito dahil sobra na po ang taba ng atin pong mga bulaklak. So ang napapatay po nating insekto, mga dangaw-dangaw kung tawagin nila, yun pong mga cutworms na kulay green, at syempre yun pong mga hoppers at meron din pong thrips. Ayan, kaya napakalinis po ng ating bulaklak. At yun. So after 3 days po, meron man pong papasok dito pero kontrolado na natin dahil nga po tayo po ay hindi po pwede mag-spray ng full bloom, at ito po ay papaubaya na po natin ang tibay sa atin pong mga ginamit ng mga chemicals, at syempre sa ultimate sabi ko sa ultimate pabaon process ng Kaparm TV, at syempre salamat po sa akin pong boss. Ayan, sa akin pong mga boss at sa akin pong mga solid Kaparm sprayman group. Ito na po ang last day ng aming pabaon process. So, naniniwala po ako na magiging positibo po ang resulta nito dahil napakaganda po ng ating layunin. Ang maging positibo at maging epektibo at maibahagi natin ng tama sa atin pong mga solid ng mga kaparm. So, muli, happy farming. God bless po sa ating lahat. Ang ginamit po natin dito sa pabaon, Pexalon. Siyempre, nandyan po ang Deltamethrin, ang Super Quick, at nandyan din po ang disease. Alternate lang po yan, pareho po silang Deltamethrin na malamig sa bulaklak at malamig sa magiging butil. At syempre, nandyan din po ang Acanto na nagdemo po tayo mga kaparm. At syempre, nandyan din po ang Superstar at nandyan din po ang Goldasim. So, magkakahiwalay po ng mixing, may mga marking po yan para makita po natin ang best result. At syempre, naniniwala po tayo na sila po ay pare-pareho magagaling. At syempre, nandyan representative from Corteva Agriscience. Yan, boss, number Trinidad, kasama po ng inyong nag-iisang kaparm. Ang team kaparm po ngayon, now, producing Sambales Mango, isang failure area. Sabi ko nga po, ang chance na po nito ay mag-flushing, pero nagawan pa po natin ng paraan na mag-second flowering dahil po sa kabiguan na ito po ay masira nun pong panahon po ng June at saka po ng July. So, yan. So, nag-flushing siya, pero marami pa rin po ang bulaklak. At nandito po tayo sa bandang dulo, mga kaparm. God bless po. I love you all.